Hi! Teacher Herrey nga pala. Ang problema ko ba kung paano mag-stream sa Facebook? Nandito tayo ngayon para matuto tayo kung paano nga ba mag-stream sa Facebook using Streamlabs. Simulan na natin. Intro. Zoom out. Bakit nga ba natin siya kailangan? Kasi napakadaming estudyante. Kung hindi natin sila pwedeng i-meet sa Google Meet at the Zoom dahil sobrang dami nila, which in my case, I have more than 300 students. The easiest way is through streaming and Facebook kung saan pwede pa rin sila na makipag-interact sa atin through their comments. Ask questions, they can clarify things. Gusto kong i-meet ang lahat ng estudyante ko lang sabay-sabay, lahat ng anim na section na yun, through Facebook streaming, pwedeng-pwede yun. If ever ang isang estudyante ay hindi nakapanood, hindi sila available that time, walang problema, they can always go back in that video. So let's begin! Okay, so let's begin. We need to open Streamlabs OBS. Dalawa lang naman ang gagamitin natin. So Streamlabs OBS and Facebook. We have here a sample ating OBS at ito sa screen na to, dito makikita yung presentation natin. So paano nga ba i-set up yan? So let's begin the setup. So first of all, you can see here may mga windows tayo dito. Ito yung layout ng Streamlabs OBS. So we click manage all. Pagka-click ng manage all, then we can create new. Okay, so ano ba yung magiging title? So we can have the title as philosophy class. And then click natin yung check mark. Tapos yan. So we already have here yung scene. So lalagyan ngayon natin ng sources yung scene natin. So ilagay natin yung window capture. So sa window capture, ano bang i-capture natin? Gusto ko i-capture yung PowerPoint natin. Okay, then click done. Tapos palakihin natin. Ngayon, gusto ko makita itong part lang na to. So, pwede natin i-crop yan. So, paano? Press natin yung Alt. Habang nakapress ng Alt, yan. Click natin dyan and then kakrop na natin. Okay, so yan lang ang makikita ng mga nanonood o viewers natin. So, palakihin natin. Okay, so that's it. Now, we can add yung kung may camera tayo. So, webcam. Video capture device naman. Add source. So, kita na ako dyan. So, click natin yung done. So, next, pwede tayo mag-add ng sticker natin or image. Lagyan din ulit natin ng filter. In that case, white yung background niya. So, lagyan natin ng color key ulit. Then, done. And then, click natin custom color, which is color white. Yan. So, kita na natin siya. What if I would like them to watch a video? For example, here's the video. Dito ko na lang siya ilalagay. No? Tapos, ang gagawin ko na lang ay mag-add ng display capture. Sa display capture, yung buong display, yung buong monitor ang i-display niyan. So, makikita sa live yung buong monitor natin. So, let's see. Ayan. Dalawa yung monitor ko, but I'll be choosing only yung display 1. Okay? So, display 1 tayo. Done. And then, since ito lang yung gusto nating makita, ika-crop ulit natin. Again, we press Alt. Okay. Ayan. Kung hanggang saan lang yung gusto natin makita, ika-crop natin yan. Ayan. And then, of course, gagawin natin, palakihin ulit natin siya. Ngayon, nakikita nyo, may background sa likuran. No? Kasi nandyan pa yung
PowerPoint presentation natin. So, pwede natin papikitin yan. Turn off natin yung eye so that hindi na makita yung background sa likuran. Okay. Yan. So, para makita naman ako, idadrag natin pataas yung video capture device and also the image. Yan. Ayan. So, they can watch video. And, kung gusto natin, balik tayo sa PowerPoint. Turn off yung eye, then open natin yung isang eye. So almost done na tayo sa Streamlabs. Siyempre, kailangan natin ng Facebook. So, pupunta tayo sa Facebook account natin. And then, we'll just click here, itong plus sign, positive sign, cross, tapos yung group. I'll make it private so that only my students can enter, and then I'll make it visible so that they can see it if they would be searching for that. Nandito na tayo sa group natin. So we can already have or start our streaming. So here, we click this one, and then after clicking that, we click the three buttons here. You'll see here the live video. You choose that and click that. After clicking it, so we will be directed to live producer using the stream key. So you see here stream key. So ito yung kokopyahin natin. Yan. So after natin makopy ito, we go back to Streamlabs. And then click natin yung gear. Click stream. Then ipipaste natin dito. Okay. Yan na yun. Then click done. You can already click go live. And magla-live na siya. Pwede na tayo mag-live. So, pwede natin i-click yung go live. Lagyan lang natin ng title. Orientation on philosophy class. First meeting with all the grade 12 students in philosophy class. Yeah. Then after doing that, you can already go live. So, pwede natin i-click. Ayan. So, naka-live na tayo. Magbibigay tayo ng sample para makita talaga natin what's happening. No, so, I'll be inviting my students to join me in giving them orientation about philosophy. Only my advisory class. Good for 2 weeks yan. Pagkatapos nun, and that's it. And yes, marami pa tayong dapat i-explore sa Streamlabs, pero alam na natin ang basic para makapag-stream at ma-meet natin ang estudyante natin via streaming in Facebook. Till next time, thanks for watching. GG.